Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika ay pinakita sa Iran ang kanilang kwarsa. Sa loob lamang ng isang linggo, 10 beses naglunsad ng airstrike ang mga eroplanong mandirigma ng US Air Force sa mga Houthis sa Yemen. Kinumpirma din ng US Central Command ang pagdating ng karagdagang F-16 at A-10 Warthog sa US Central Command Area of Responsibility. Ang Al-Hudaydah Port sa Yemen, sarado pa rin hanggang sa kasalukuyan matapos bombahin ng Israel Air Force. Isa na namang mataas na military commander ng Iran, tumba sa airstrike ng Israel. 18 oil tanker ng Iran back group pinatawa ng sanksyon ng Israel Defense Force. Amerika muling naglunsad ng opensiba sa Yemen. Ayon sa Houthi, nitong linggo lamang, 10 beses umatake ang Amerika. 8 ang sa Al-Hudaydah Province, ang balwarte naman Houthi. Inihayag ng US Central Command sa kanilang social media na nagsagawa nga ito ng panibagong defensive strike laban sa mga pasilidad ng Houthi sa Yemen. Winasak nito ang mga ground control station o mga radars at komunikasyon na nagdudulot ng banta sa mga barkong pangkomersyal at maging sa mga barkong pandigma ng Allied Forces sa Red Sea. Hindi lamang yan mga kabayan, all out at all in na rin ang Amerika sa Middle East. Maliban sa 12 F-22 Raptor, dumating na rin ang karagdagang mga fighter aircraft ng US Air Force tulad ng F-16, A-10 Warthog sa US Central Command Area of Responsibility. Dagdag pa dito mga kabayan, sa impormasyong ating nakalap, halos mag-iisang buwan ang buhat ng umatake ang Israel sa Yemen. Pero sarado pa rin ang Al-Hudaydah Port sa kasalukuyan. Maral ito ay dahil sa matinding pinsala na dulo ng ginawang airstrike ng Israel Air Force. Sa katunayan, isa na naman sa mataas na military advisor ng Iran Revolutionary Guard Corps ang nasawi dahil sa inilunsad na airstrike ng Israel sa Syria nitong nagdaang araw. Kung kaya ng Israel na pasukin, wasakin at pagbayarin ang mga kalaban sa malalayong bansa sa Iran pa kayo. Kaya Iran mas lalong mahihirapan sa bagong ginawang hakbang ng Israel. Inihayag ng Israel Defense Minister ang paglagda nito ng isang sanksyon sa 18 oil tankers na kumakarga ng langis mula sa Iran. Ito ngayon ang magbibigay dagok sa financial network na sumusuporta sa Quds Force, Hamas at sa Hezbollah. Ito ang isa sa nakikitang paraan ng Israel upang sugpuin ang perang nakakalap ng mga teroristang grupo para punduhan ang kanilang organisasyon. Ito ang isa sa mga halimbawa kung bakit takot ang Iran na umatake sa Israel dahil hindi lamang sila tatamaan ng mga missiles at bomba. Mismong ekonomiya nila ang babagsak kapag nagsama-sama na ang mga magkaalyadong bansa laban sa Iran. Laban Pinas!